Noong nakaraang episode, sinubukan nating alamin kung ano ang apostoladong ginagawa dito sa DRT sa Galilee Home. At sinabi nga ng ating mahal na obispo, ito ay nagsisilbing tahanan para sa lahat na nangangailangan ng pagmamahal, lalo na doon sa mga naligaw ng landas. Subalit, kamusta naman kaya ang mga sama-samang nagtutulong-tulong upang alalayan ng ating mga kapatid na patuloy na nagbabagong buhay? Sila po ang ating kikilalanin sa episode na ito ng OOTD Out of the Depths. Muli po, magandang araw sa inyong lahat. Patuloy po tayong napapanood at nasa subaybayan sa Facebook page at YouTube channel ng Ang Batingaw Online. Gayon din sa Radyo Veritas tuwing alas 7 ng gabi ng Lunes at gayon din naman araw-araw sa TV Maria alauna 15 hanggang alas 2 sa inyong mga digital TV box at sa Signal Cable. Ano nga kaya ang kinahihinatnan ng mga nakatatapos ng programa dito sa Galilee Home? Ang lahat ba'y bumabalik sa pamilya o mayroong ilan sa kanila na piniling maglingkod pa rin dito? Yan po ang ating matutunghayan sa mga kwento ngayon. Herbert Perez, taga San Pascual, Laguna, Bulacan. Sa ngayon po, nasa volunteer na po ako ngayon. So, management po ako dito sa Galilee Home. Isa sa napagkatiwalaan ni Father Joshua na katulong niya sa pamamahala dito sa Galilee Home. Ngayon po, nasa storekeeping ako at sa pag-pick up ng mga donations, marketing. Minsan, kasama rin ako ni Kuya Lujin sa formator sa pag-formation sa mga nag-undergo ng program na pinagdaanan ko din dati dito sa Galilee Home. Ako po si Lujin Angelo, 41 years old, from Mekawayan po. Flora Fe Alulor Borbo, from Palawan, 62 years old. I am performing as the administrative officer of this institution. Galing po ako ng Palawan, nag-retire ako from the Department of Health. 25 years akong in service. Head po ako ng maintenance, civil work implementer. Lagi kong kinukwento kasi sa mga anak ko na ang pinaka masayang parte sa buhay ko nung nasa St. Paul ako. Nag-interna po kasi ako sa St. Paul sa San Miguel nung high school ako. Na yun yung buhay na prayer, school, ganun. Hinanapan nila ako, yung may kaibigan silang nandito. Pumunta po ako dito, ayun, parang nag-visit lang. Friend ko rin po yung mga diakono dito, si Father Randy na ngayon, tsaka si Father Jess, na kinumbinsin na po nila ako na, Mami, tulungan mo na si Father. Ayun, tuloy-tuloy na po. Sabi ko, sana 2 years lang, pero kasi parang nag-ano pa nga ako na mag-US ako, nagpe-prepare na rin po yung anak ko doon, nasamahan ko siya. Na-murder yung anak ko sa States, sa US. Nurse siya, binaril siya ng live-in niya na Mexican. Sabi nga ay may post-traumatic war na syndrome. Na-question ko po yun na parang, ano ba, dito pa ba ako? Bakit binigay ko na nga yung buhay ko sa ganito? Bakit may test pa na ganon? Laging sinasabi sa akin ng mga pari na yun daw yung hiningi. Sinubukan ako at yun yung hiningi na offering na pinakamabigat. Coming from me, pero hanggang ngayon po, dahil ano ko pa yun, pero yun na rin po yung naging reason para
i-focus ko na lang po yung sarili ko na dito na lang ako. Mas kailangan nila ako kasi yun naman pong ibang anak ko, may mga apo na ako, pero okay naman yung mga buhay po nila. E dito may mga batang walang magulang. Nandito po ako sa Galilee Home dahil tinawag ng pangangailangan. Siguro nga po, sabi nga namin pare-pareho, naniniwala kami na hindi yung mga sarili namin pa ang nagdala rito sa amin, hindi yung pamilya namin, kundi ang Diyos ang nagdala sa amin dito. Siguro nga, dinala kami rito for a reason, kaya nandito kami ngayon sa Galilee Home, kasama ng mga kapatid na naligaw ng landas, nakatulad namin na minsan din naligaw ng landas. So, dinala ako dito ng family ko, gawa na nalulong din ako sa bisyo, sa drugs. Tinulungan ako ng family ko na makarating dito, na maipasok nila dito sa Galilee Home, na maiayos yung buhay ko. So nagpatuloy naman yung pag-undergo ko ng program dito sa Galilee. Malaki na itulong sa buhay ko, na lalo na ngayon na nakita ko ang malaking pagbabago sa buhay ko simula nung napunta ako dito sa Galilee Home. Napunta po ako dito sa Galilee Home dahil sa isang dahilan na napakabigat po. Ano po? Wala akong planong magbago nung mga panahon na yon, nung nasa drugs ako. Pero kailangan kong pumunta rito dahil sa pansarili ko lang na dahilan. Ano. Then after sana nung program, nasa isip ko na after ng program ko rito, lalabas ako, magtatrabaho, bubuin yung pamilya. Pero napakaswerte dahil 4 months pa lang ako sa program, parang na-lift na ako dun sa program. Although dinaanan ko lahat, nag-alaga ako ng lolo't lola, naghugas din ng pinggan, lahat ng gawain dito, naranasan ko rin, nagdakot ng basura, which is magkaibang kaiba doon sa buhay ko sa labas. Nag-umpisa ang lahat sa mahirap na programa na pinagdaanan ko noon dito. Pero unti-unti ko itong in-apply sa sarili ko. Yung mga natutunan ko dito sa tahanan. At yun, hanggang sa napunta ako sa isang katulad itong tahanan na nagbukas at nagbigay ng pagkakataon at magtiwala sa kakayahan ko na maibalik yung tiwala na nawala sa akin, pati sa pamilya ko. So nagtuloy-tuloy na naging maayos yung buhay ko nang dahil dito sa tahanan. Ngayon na medyo nakatutulong na rin ako sa family ko, lalo na sa mga anak ko. Kaming mga nalulong sa bisyo, siguro ang turing sa amin ng ibang tao ay salot ng lipunan. Sabi nga nila sa Ingles, kami ay crap. Kaya, yun, unti-unti sa tulong ng tahanan, naibalik kami kung ano yung nawala sa amin. Tiwala, pagkakataon, pagmamahal. Kaya yun naman yung ginawa namin yun na maibalik sa kanila. Unang-una namin ibinabalik sa kanila yung tiwala nila sa sarili, yung pinararamdam namin sa kanila na pwede pa silang pagkatiwalaan ng ibang tao. Kaya naniniwala sila sa amin kasi alam namin kung manggagaling yung mga salitang yon sa mga taong hindi naman nanggaling sa ganong sitwasyon, hindi sila maniniwala na naiintindihan sila. So ngayon, madali silang naniniwala sa amin dahil alam nila na nanggaling kami sa kung ano yung pinagdadaanan nila ngayon. Malaking tulong talaga. Nagiging masaya ako lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang ng mga nag-undergo ng program na nakatutulong ako dahil naibabahagi ko yung buhay na nakaraan na ngayon ay talagang ramdam ko yung biyaya at pagpapala na ibinibigay sa akin ng Panginoon na ibinalik niya lahat sa akin. Tiwala, pagmamahal ng pamilya, pagmamahal sa mga kapwa, sa mga kaibigan na talaga naman na yun ang palagi kong ibinabahagi sa mga kagaya ko dati, mga ngayon pa lang nag-uumpisa na nag-undergo ng program, na mahalin nila at ipagpatuloy yung pagbabago sa buhay nila. So, nag-start yung drugs sa akin nung time na sa barkada na nakita ko yung mga ibang naging kaibigan ko na gumagamit din ng drugs. So, parang na-amaze ako na nainggit ako sa kanila na kung ano ba yung tama nito, kung ano ba yung epekto nito. So nag-try ako hanggang sa
talagang naging buhay ko yung drugs nung time na. Sobrang napakarami kong nasaktan. Maraming nawala ng tiwala sa akin pagdating sa bisyo na yun. Dumating sa pagkakataon na feeling ko nag-iisa na lang ako. So hindi pa rin ako pinabayaan ng Panginoon dahil andiyan pa rin yung pamilya ko na hindi ako sinukuha ng mga kapatid ko, lalong-lalo na ng magulang ko. May time na minsan, kasi sa sala namin, doon lang kami natutulog dati. Katabi ko yung mami ko. Alam ko na yung nung time na yun, gabi yun, patulog na kami. Nung time na yun, gising ako doon, pero ang akala ng mami ko, tulog na ako. Kahit mga nakakaraang gabi, alam ko na nagro-rosary siya sa tabi ko, nagdadasal siya. Pero ang alam niya, tulog ako. Pero kung natatandaan, alam ng mami ko yun na nagro-rosary siya sa tabi ko dahil para sa akin. Dahil talagang alam kong gusto na sumuko ng mami ko sa akin pagdating sa bisyo ko na yun dati. Pero hindi siya bumitaw sa akin. Tinuloy pa rin niya, yung umasa pa rin siya na alam niya na kaya ko magbago. Hanggang sa dumating yung time na sumuko na ako sa mami ko. Sabi ko, sige, dalin mo na ako kay Father Joshua. Yun, dinala nila ako dito. So, hindi naman sila nabigo. Ngayon, alam ko na talagang napakasaya na nila sa akin sa ngayon. Naniniwala ako na hindi solusyon yung burahin sa lipunan yung mga naging katulad namin. Merong, ito, isa yung sa pinakamagandang solusyon para maisalba sila eh. So siguro sa libo-libo o milyon na tao ng mga nalulong sa bisyo, may isa, dalawa man lang kaming maisalba. Malaking bagay na sana. At patuloy yon, patuloy yung yung vision namin na yon na tapatan yung pagpatay sa pagbabago. Hindi kailangan yung pagpatay, kailangan pagbabago. Kasi ang tsansa ng tao, meron, andyan lang ang tsansa ng tao habang buhay siya eh. Pagpatay na yan, matutulungan pa ba para magbago yan? Hindi na, di ba? Hindi niya na maitutuwid kung ano yung dapat niya ituwid. Katulad namin, napakaswerte namin. Kung isa kami sa napatay nung pagpasok ng administration na to, wala na. Ano na lang kami? Nasa kwento na lang kami. Kumbaga sa ano, isa na lang alamat, hindi nakapagbago, namatay ng marumi yung pangalan, na marumi yung pagkatao. Kaya yun yung isa sa ano namin. Gusto namin talaga, hanggat maaari nga, dalin sila ng dalin dito, hanggat kakayanin namin. Kaso ayaw nung iba. Kaya masaya kami sa ginagawa namin. Po, una-una na kailangan pong gawin natin na madala ang ating mga minamahal sa buhay na gustong magbago, na kagaya namin na nabisyo. Una-una po kailangan ay bukal sa loob niya ang pagbabago niya. Dahil unang-unang tutulong po sa sarili niya ay yung kanyang sarili. At pangalawa, ang aming programa dito ay spiritual, walang gamot, walang kahit na anong i-apply mo sa sarili mo, kundi ang Panginoon lang ang kailangan pang hawakan para sa pagbabago mo. Yun po ang unang-una, pinakamahalaga sa lahat, yung willingness, yung submissiveness ng tao mismo, yung may katawan, hindi yung, kaya po yung iba ang naging isip pag sinabing rehabilitation, sira ulo na, baliw na, ganun na. Kasi karamihan, lalo na sa mga rehabilitation center na government o sa mga private, di ba? Ang may gusto lang naman yung magulang eh. Yung pamilya lang ang may gusto, yung asawa lang, yung anak lang. Pero yung mismong may katawan, ayaw naman talaga eh. Napilitan lang, pinilit lang, pinosas. Dito kasi, pagpasok mo rito, yun ang unang-una naming itatanong, gusto mo ba? Kapag ayaw niya, tapos na iusapan. Hindi na namin kailangan kausapin si nanay, si tatay, kasi ayaw ng tao. So yun yung number one po na kailangan, ano? Submissiveness, tsaka yung willingness ng tao para magbago. Usually po, yung to start with, tumatawag sila, nag-inquire for a slot dito nga po. Dahil 30 years lang po naman kasi itong institution. So far, dito sa Bulacan, kilala na rin po siya. In-interview po muna namin. Tapos ang requirements is yung unang-una nga recommendation from the parish priest of the locality where manggagaling yung for rehabilitation. Tapos barangay clearance. Sa mga gusto pong tumulong dito sa amin sa Galilee Home, bukas po ang aming tahanan.
Maari po kayo pumunta dito. No social media po kasi kami pagdating sa mga kailangan dito sa tahanan. Mas maganda po kung kayo po ang mismo pupunta dito sa tahanan para magtanong kung ano man ang mga kailangan namin dito sa tahanan. Yung sa mga nais tumulong lang po, unang-una po naming sinasabi ay hindi po kami nanghihingi through social media. Kasi para po doon sa iba na baka naliligaw. May mga gumagamit po kasi ng tahanan ng Galilee Home para manghingi. Ano po? Lalo-lalo na po, ginagamit nila yung mga photos ng ating mga alagang lolo't lola, ng ating mga kuya na nasa program. Ginagamit nila yon lalo na ngayong itong panahon na ito, itong Christmas season, para manghingi sa sarili nilang interest lang po. Yun. Yung gusto pong tumulong sa Galilee Home, very welcome po. Punta po kayo rito. Anytime. Kung paano pong anytime tumatanggap kami ng admission, ng gustong magpatulong, gayon din naman, 24/7 po ang Galilee Home sa pagtanggap ng tulong. Ngayon, open din naman po kami kung hindi nila kayang pumunta rito dahil nalalayuan sila, open din naman po kami, sinasabi naman sa amin ni Father Joshua na pick up na lang namin doon sa gustong tumulong. Ayun po, lahat po ng pwedeng maibigay ay mapapakinabangan po, even used clothes for lolos and lolas, nagagamit po lahat. Tsaka po yun, una pa lang nga, pasasalamat sa mga gustong tumulong. Magandang araw po, Bishop Dennis. Magandang araw, Father Franz, at ating mga taga-subaybay. Bishop, nakatutuwa pong isipin na yun po palang mga dating dumaan sa programa, ibig sabihin ay unti-unti nagbagong buhay. Ngayon, sila na yung tumutulong dito. Parang ito ba talaga yung layunin ng ganitong institusyon, na sila i-empower na balang araw ay sila din makatulong din sa kapwa nila nalugmok dito sa ganitong klase ng problema? Hindi naman ganun ang programa mismo, kundi it's a normal course of things, no? Na kung natulungan ka, ikaw ay tutulong din. Yan naman ang cycle, di po ba? Na kapag naramdaman mo na ang kabutihan ay magiging nagbabahagi ka na rin ng kung ano man ang kabutihan na nahanap mo sa iyong sarili. Di po ba yun naman ang theme natin sa ating 500 years of Christianity, no? Gifted to give. Pinagkalooban upang magbahagi. No? Kaya that's the normal course of things, no? Yun yung talaga ang nangyayari. Opo, Bishop. Subalit na rinig natin sa mga kwento nila na hindi rin pala madali yung proseso na o hindi rin po pala madali yung buhay ng paglilingkod dito kasi sila po malayo sila sa pamilya nila eh. At mayroon din mga pagsubok na dumarating sa buhay nila at sa kanilang pamilya. Ano pong masasabi niyo dito, Bishop? Kapag ka ang mga lingkod ng Panginoon at lingkod din ng mga kapatid nating tinutulungan ay dumadaan din sa mga pagsubok kung minsan. Ang tunay naman na paglilingkod ay isang sakripisyo. Meron tayong presumption na kapag ako'y naglingkod sa Panginoon, ay gaganda ang buhay ko. Not necessarily. Sapagkat ang paglilingkod ay pagbibigay ng sarili. No? At ang tunay na paglilingkod ay yung pagbibigay in the sense of alay, sacrifice. Sacrifice. Ngunit kahit man meron tayong mga daadaanan ng kahirapan, parang hindi din natin ito binibigyang, hindi natin ito ginagamit na magiging hadlang upang patuloy tayo na naglilingkod. Sapagkat ang pagsasakripisyo, pag-alay sa sarili, sa halip na ay malugmok tayo dahil nga sa kahirapan, ito talaga ang nagbibigay sa atin ng sigla at lakas upang ipatuloy natin ang gawaing mabuti. That's the principle of the resurrection ng ating Panginoon, no? Ang kanyang pagkalugmok ay siyang mismong naging prinsipyo upang siya'y nabuhay muli. At ganun din ang ating dadaanan sa pag
kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang ating pagkalugmok sa kahirapan, ang pag-alay natin sa ating sarili, ay siyang naging prinsipyo upang tayo ay mabuhay muli, magkakaroon ng panibagong buhay, magkakaroon ng sigasig at sigla upang maglingkod, magpatuloy na maglingkod. So Bishop, ano, pwede rin po nating i-relate ito sa pinagdaanan ng mga kababayan natin ito nakaraan. At mismong pinagdaanan po ng institusyon na ito, nakita ko po Bishop nung I think the day after ng bagyo o 2 days after po nung malakas na bagyo, nasaksihan po ninyo yung naging devastation dito sa lugar na ito. Hmm. So, ano po ang mensahe ninyo sa mga kapatid natin na kagaya po ng naranasan nila dito sa Galilee Home, yung naranasan nila yung devastation ng kalamidad na ito? So, nagsisimula pa lang bumangon dahil walang trabaho, yung iba ay talagang namatayan pa nga dahil sa COVID, tapos ito naman, nagkaroon ng bagyo. So ano pong mensahe niyo po para dito sa mga kababayan natin na ngayon ay unti-unti muling bumabangon mula dito sa trahedyang ito? Merong piyesta sa San Jose, doon sa San Miguel, Bulacan. No? Isang parokya ni San Jose, Esposo de Maria. Ang kanilang tema ay ganito. Hindi kami matitinag. Ibig sabihin, kung ano man ang nangyayari, may pandemya, may bagyo, may kahirapan sa buhay, maraming masalimot na bagay, maraming hadlang sa ating buhay ngayon, hindi kami matitinag. At kung titingnan natin, ang buhay ng tao, ang dami naman talagang hadlang at maraming mga pangyayari. No? Merong mga natural na mga kalamidad na hindi natin inaasahan, ngunit yun ay normal na mga pamamaraan ng panahon. Meron ding mga masamang bagay na nangyari sa atin na ginagawa ng ibang tao, na sila mismo ang gumawa ng masama sa atin. Posible rin na tayo mismo ay responsable sa mga nagawa nating kasamaan sa ating sarili at sa ibang tao. Ngunit kung anuman ang sanhi ng kasamaan o trahedya sa ating buhay, hindi po ito sapat na mawalan tayo ng pag-asa. Dahil lahat naman ng mga, kung tutuusin, ang mga kahirapan sa buhay, mga trahedya na nangyari sa buhay natin, ay merong biyaya. May dala siyang biyaya eh. Kung napuntahan lang po ninyo ang Bohol ngayon, noong ito'y nalugmok dahil sa Lindol, mga 2013, nalugmok ang Bohol dahil sa Lindol. Ngunit balikan nyo ang Bohol ngayon, napakaganda ng mga daan, ang mga simbahan na luma na noon ay bumagsak, ngayon ay nagsitayuan na at lalong gumanda, na-restore lahat. Ang kanilang mga palengke ay parang mga mall. Kasi nga, dumadaloy din yung biyaya upang mabuo ulit yung kanilang infrastructure. And then nakalimutan na nila yung mga nangyari noon at they moved forward with the blessing, no? Mga biyaya na kanilang natanggap. Kaya, huwag tayong patitinag. Ganun din ang mga nangyari doon sa Ormoc, for example. Kung naalala ninyo, binaha ang Ormoc at about 9,000 na tao ang namatay. Pero pabalik kayo sa Ormoc ngayon, wala nang trace ng nangyari noon at very progressive ang lugar na yon. Ganun din sa Tacloban. Alam natin ang nangyari sa Yolanda, pero ngayon, iba na. No? So, may pag-asa bawat trahedya, may dalang biyaya. Hindi naman natin na pagdasal na darating yung kalamidad sa ating buhay para tayo ay uusad. Hindi po, kinakailangan lang na kung meron mang mangyari na masama sa ating buhay, huwag tayong patitinag. We stay the course, no? Patuloy tayo sa dapat nating gawin, huwag mawala ng pag-asa sapagkat ang kalagayan na medyo masama
na nangyari sa buhay natin ay magiging maari natin gamitin bilang launching pad, no? Upang tayo ay umahon at maging mas maayos pa ang ating buhay kaysa noon. So, any form of pain and suffering is always the condition for becoming a better person. And that is translatable, hindi lang sa isang buhay, sa buhay ng isang tao, kundi sa buhay ng isang pamayanan o buhay ng isang pamilya. At dito po sa DRT, kitang-kita po natin na sa ngayon, nung pinuntahan natin after 2 or 3 weeks matapos yung bagyo, unti-unti na rin nakakabangon sa pagtutulungan din po ng mga nakatira dito at gayon din ng ibang tao na tumutulong sa kanila. So, napakaganda pong pagsasalarawan sa programa na ginagawa din dito sa DRT, no? Parang ang buhay ng mga naging drug dependent o napunta sa iba't ibang addiction ay parang nasalanta din ng isang bagyo. Pero hindi, walang pag-asa ang kanilang sitwasyon sapagkat unti-unti maaaring bumangon at mas maging maganda. Sapagkat sabi nga ni Bishop, kahit sa mga problema natin pinagdadaanan ay mayroong biyaya. Kahit sa mga sakuna, mayroon ding pagpapala. So muli, maraming salamat po, Bishop Dennis. Maraming salamat din po sa mga nakasama namin dito sa aming pagbisita sa Galilee Home sa DRT. At kung kayo po ay interesado na tumulong o magpahatid ng inyong pagmamahal sa mga kinakalinga sa institusyong ito, makikita po ninyo ang detalye sa ating screen. At ngayon, sa pagpapatuloy natin ng ating pagninilay, narito po ang ating OOTD Verse of the Day. At muli po, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin at igagawad din ng ating mahal na obispo ang kanyang pagbabasbas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Diyos Amang makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat sa kabila ng mga pinagdaanan namin sa taong ito, patuloy kaming bumabangon. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, kami pong mga naglilingkod sa iyo at gayon din ang lahat ng aming mga kababayan na dumadaan sa iba't ibang mga suliranin sa buhay. Nawa, Panginoon, patuloy kaming maging matatag at nawa, hindi ito maging hadlang para sa amin upang makapagmahal pa rin sa aming kapwa at magmalasakit sa mga mas nangangailangan pa para sa amin. Patuloy mo pong pagpalain at patatagin ang mga kapatid namin at mga kababayan namin na patuloy na bumabangon mula sa kanilang pagkasadlak sa anumang uri ng problema o sakuna na kanilang pinagdaanan. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Muli po, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Father Joseph Franz Dison mula sa parokya ng San Agustin, Diocese of Malolos. At ako naman si Bishop Dennis Villarojo. Ito po ang OOTD Out of the Depths. Ating pakinggan ang tinig sa pastulan.